Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming mga videos. So what's up mga choy, and welcome to the Uncle Oblock Vlogs. Kasi magbibigay kami ng mga unbiased, true, at honest opinion sa mga stand-up scooters. Itong video na ito mga choy ay para sa 2-stroke users at 4-stroke users. Nandito tayo ngayon sa Roadrunners! Nandito tayo sa loob ng Roadrunners Philippines. So makikita natin yung iba't ibang klase nila ng mga accessories. Yeah, pagdating ng mga handlebars, pasok tayo dito. Nandito yung mga pipes nila. Ano sila mga pipes? I think for 2-strokes to. Okay. Ito rin yung mga iba nila accessories like suspension. Pwede rin kayong bumili dito. Okay, tara, pasok tayo. Huwag kayong mag-iha. So if ever sa mga accessories nandito, lahat ng accessories nila sa mga 4-strokes and 2-stroke scooters, ayan. So may mga pull start sila, may mga levers, ayan, makikita nyo. Iba't ibang klase ng mga accessories. Kung saan makakabili tayo dito, dito yan, sa Roadrunners. Okay, tara, pasok pa tayo. Ito si Ate Lori. Hi. Ate Lori. Pinaka-favorite ko dito kasi mabait to eh. Ayan, so bayaw, meron tayong mga tires tayo dito, meron diba? Meron tayong tires, meron tayong Kenda na parang semi-off-road tires ang itsura. All-terrain tires siya. Pwede sa wet and dry. So, di kayo mamamroblema pag umuulan. Magkano to? 1,500 pesos sa mga gustong bumili. Tapos, meron din tayong isa pang klase ng Kenda, mga sports tires. Sports tires naman, yan. Ang presyo nito ay 1,800 pesos. Ayan. Tapos meron din tayong C-lever. Ayan, kung saan nakikita nyo ito sa mga Evo, pwede rin siya sa mga 2-strokes na China Peds, pwede siya. Okay, ang presyo nito is, I think, 1,100. 1,100 po siya. 1,100 po siya. Ayan, so kung gusto nyo na medyo mura, pwede itong C-lever. Pero, kung ako sa inyo, mas maganda talaga ang Kenda. Kasi subok na namin itong Kenda. Maganda na ito, kaya meron ka nito. Oo, meron ako nito. Bumili si Top nito, hanap likod, mga choy. Subok na namin ito. Bro. Ganda niya, no? Okay, tapos doon mo tayo sa mga engine. Dito tayo sa engine. Sa mga 49cc users dyan na gusto mag-upgrade, meron sila ritong 71cc na Evo engine. Dito sa Roadrunner nyo lang yan mabibili. Ang presyo nito is 8,500 pesos. Sa mga magtatanong kung meron silang credit card, meron po. Meron po silang credit card. Sa mga walang dalang cash dyan, hindi kayo mahihirapan. Ito po ang sariling produkto ng Roadrunner. Ayan, papakita namin sa inyo. Gago nila. Gustuhan ko dito sa Roadrunner mga choy is parang one-stop shop. Di ba? Makakabili kayo ng elbow pads, knee pads sa kanila. Tapos engine, kompleto, meron sila. Parts, accessories, lahat. Wala na kayong hahanapin pa. Tapos dun sa mga magtatanong kung may installment sila, ate, may installment ba kayo? Wala pa. O, sa ngayon, wala pa daw installment. Pero, pwedeng credit card. Straight payment lang tayo. Okay? Ayan, so mga choy, sa mga naghahanap sa iyo ng mga high quality China Peds na merong after sales service, eto, tignan nyo to. Ito ang X5. Ganyan, mga choy, ganito yung sa akin dati, pero 4-stroke. Ngayon, ang ginawa ni Roadrunner, nilagay niya ng high quality engine na 71cc. Kaya, ang ganda na ng performance niya. Tsaka itong X5 frame na to, masasabi ko rito, napakaganda ng frame na to. Hihikitan nyo lang yung pole. Pero since dito kasi sa Roadrunner, ang gusto ko sa kanila, pag nagbenta sila ng mga standard scooters, na-check na nila lahat. Yung mga screws, yung mga makina, na-check na nila. Kaya wala na kayong problema. Bilin nyo, paandarin nyo, iuwi nyo sa bahay. At meron silang after sales service na tinatawag. Okay, so meron kayong matatakbuhan. At ito yung mga aming mekanika dito. Ang mekanik. Yan, kuya, pakilala ka sa camera. Jay, pakilala si Jay, ha, sa mga matatanong. Ayan, so mga choy, samahan nyo o ngayon may papakita ko sa inyo. Halika, tara. Ayan, okay. So ito ang tinatawag namin na Uber Scoots or ang tinatawag nilang Evo Scoot. Ayan, so ito siya. Okay, 71cc engine na ito. At kasama natin si Sir John. Ayan, pakita naman natin si Sir John. Okay. Now Sir John, ano yung pinapagawa natin ngayon dito? Super clutch boss.
So hindi pala siya nagpapagawa dahil wala naman itong sira dahil nag-a-upgrade siya ng super clutch. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo na nakaraang vlog ko. Kapag meron kayong Uber scoot, hindi sasakit ang ulo nyo. Nandito kayo ngayon para mag-upgrade lang ng scooters nyo. Tara, ayan, tignan natin siya. Okay, so kung titignan nyo, naka-ignition key na siya. Ito, ang Uber scoot natin, may ignition key. Tapos, two-speed na rin siya. Ayan, okay. So, Sir John, magkano ang bilhin nyo dito? 45,000 pesos. So, magandang-maganda na siya at hindi na kayo ititirik talaga nito dahil magandang klase yung Uber scoot talaga. Even yung wheels, tingnan nyo kung gaano kakapal. Ang laki ng rims niya, 6.5 ang rims niya. Okay? And of course, yung tires niya is C-lever. So, matibay ang C-lever kasi mga choy. Okay. So ayan, thank you so much Sir John, ha. Maraming salamat sa pagpapa-unlock. Ayan, thank you. At syempre, hindi matatapos tong episode na to kung di nyo ako sasamahan mag test fire mga choy. Pero bago ko muna to i-test fire, bibigyan ko kayo ng konting tips dito sa bagong X5 na Roadrunner. Yan. Makikita nyo, yung dating X5 mga choy ay naka 49cc engine. Pero ngayon, in-upgrade nila ng 71cc para mas mabilis at mas malakas sa mga pataas, sa mga gustong bumiyahin ng malayo. Ito, itong engine na ito, sakto para sa inyo. Tapos, ang kagandahan dito mga choy ay meron na siya. May chain guard, nilagyan nila ng chain guard. Siguro, experience ng mga riders pagka nagkakapote sila, siguro sumasabit sa chain. Kaya yan, okay na okay ito, may chain guard na sila. Tapos, ang napansin ko rito, yung shocks niya, parang upgraded na rin compared dun sa dati kong 4-stroke. Shout out nga pala dun sa bumili ng aking 4-stroke. Sana na-enjoy yung scooter ko. Yan. Thank you. Tapos, yung pole. Nagustuhan ko rin yung pole niya kasi ang higpit mga choy. Yung nabili ko, maluwag eh. No? Maluwag. Maluwag yung pole. Dito talaga, in-improve ni Roadrunner. Talaga, thumbs up ako para sa akin na thumbs up. Rider. At ako naman si Top, ang inyong kalpong tech guide dito sa Uncle Opla Vlog!